Mapagpalang araw mga kalain, nandito na naman tayo sa ating munting manukan na sasagutin ko lang bago ang lahat mga kalaki, maraming salamat po pala sa inyong lahat, sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Yan, maraming salamat po. Mga kalaki, sasagutin lang natin yung ibang mga nag-message sa akin sa FB kung ano daw yung ginagawa ko, paano daw ginagawa ko sa mga manok na hindi natunawan. Bali, ang akin po, sa mga manok na hindi natunawan, hindi na po ako nagbibigay ng mga gamot na nabibili kong, bibili sa mga poultry supply, mga kalaki. Ang ginagawa ko na lang po, ang hindi natunawan, ay binibigyan ko po ng popcorn. Yung popcorn po na yon, yung nabibili natin sa grocery, yung hilaw pa. Ipapakita ko po sa inyo ha. Ito mga kalaki, yan, yung popcorn. Pagtitignan nyo, yan. Yan. Yan po yung popcorn na nabibili natin sa grocery o sa palengke. Yan, hindi yung popcorn na luto na. Ito po yung linuluto pa lang. Ayun po yung binibigay ko sa manok na hindi natunawan. Kasi yung iba po na nagme-message sa akin na pinakain na daw nila ng candy, tapos hindi pa rin nawala yung wala yung kinain. Dati ginawa ko na rin po yun. Pero ito, mula nung malaman kong mabisa to, ito na po lagi ang ito na po lagi yung ginagawa ko na binibigay ko sa mga manok na hindi natunawan. Ang pagbibigay po nito sa mga manok na hindi natunawan pero malakas pa rin tumuka, binibigyan ko po sila ng 6 na butil o 7. 7 hanggang 6 na butil binibigay ko sa halimbawa ngayong araw na to, umaga, paghipo nyo sa kanila, hindi natunawan, huwag nyo na po papatukain kasi lalong hindi sila matutunawan. Bigyan nyo na po ng, pag maraming po yung hindi natunaw sa kanila, 7 hanggang 6. Pero kung kukunti lang naman, tapos hindi madalas makatunaw, bigyan nyo ng 3 hanggang 4 na butil lang. Sa akin po kasi, lalo-lalo na sa mga kinukondisyon ko na panderby, nagbibigay po talaga ako nito. 2 butil kada patuka sa umaga. Sa umaga lang po. Yan. Binibigyan ko sila ng, hinahalo ko na po sa sa patuka nila, yung 2 butil ng popcorn. Yan. 2 butil lang po ng popcorn sa umaga. Tapos makikita nyo naman yun kung nakatunaw o hindi, lalo yung mga kinukondisyon natin tapos malalakas kumain. Kasi meron po talagang manok na mabagal lang panunaw. Hindi po lahat ng manok na nakakapagtunaw ng mabilis. Kasi meron po talagang manok na mabagal tumunaw. Sa mabagal tumunaw naman, binibigyan ko din po sila nito. Kahit pa paano, nakakatulong to na mas mabilis tumunaw sila, mas mabilis sila matunawan. Kaya bigyan nyo ng 2 butil kada patuka sa umaga, tapos kung sa hapon hindi pa rin natutunawan, malakas naman kumain. Kasi meron pong ganun talaga, yung mabagal po talagang tumunaw na manok. Bigyan nyo rin po ulit ng 2 butil. Bali, ito naman po, ginagamit ko po to pag ako'y naglalaban ng derby. Lagi po akong may baon ng popcorn. Kasi in case na pagdating ng pagdating ng derby, meron po kasi na biglang hindi na lang magtutunaw, di ba? Eh mamumroblema tayo kasi nakasagbit na tayo ng timbang. Tapos yun na po yung natin, ilalaban natin. Malakas naman siya, maganda yung kilos niya, maganda yung galaw niya, maganda yung mga tae niya, maganda yung linalabas na tae. Kaya lang, hindi kagad siya nakakatunaw. Meron po kasing ganon. Pag yung manok na hindi na nakatunaw sa oras ng laban, medyo na-stress na po yun. Kaya, pero ginagawa ko, wala na tayong choice na
mapalitan kasi magmumulta tayo, 'di ba? Bibigyan niyo na lang po ng 3 butil. 3 butil. Tapos ang bigay niyo lang ng patoka, paunti-unti na lang. Tapos lalo-lalo na pag malapit na yung oras ng laban, isang oras bago ilaban, bigyan nyo sila ng 3 hanggang 4 na butil po. Depende po yan. Tapos, pag binigyan nyo po ng ganon, itikay nyo na po kahit 2 perasong ano ba yan? Platinum. Yan, pellets. Para yung moist nila, masisip-sip kagad ng ano, ng platinum ng pellets. Ito po yung tinuturo, hindi naman sa tinuturo, sa binabahagi ko po sa inyo na ating konting nalalaman, ito po ay sa akin lang, ano, sa aking karanasan, sa aking anong tawag dyan, experience na kaya ko ginagawa to, kasi tested ko na po to. E binabahagi lang po natin sa mga nag-PM sa akin ng kung bakit yung paano daw gawin kung sa manok na hindi natunawan. Ayun po mga kalaki, sana napapanood to ng mga nag-message sa akin. Pwede nyo pong tularan, pwede naman hindi. Sa mga kapmanokays natin dyan na ano, mga kalaki natin na may nakakaalam pa kung paano mas magandang paraan para matunawan ng ang kanilang mga manok, ibahagi po natin sa ating mga kasamahang magmamanok para kahit papano may idea sila, alam nila yung gagawin. Kasi pangit po yung isa, katulad yung isa na nag-PM sa akin, ang ginagawa niya daw po ay pinapainom niya ng maraming tubig tapos papasukahin niya. Para sa akin hindi po maganda yon, kasi magiging stress po lalo ang ano, manok natin. Kasi na-stress kaya hindi sila natunawan minsan. Malakas dati nakakapagtunaw tapos hindi natunawan. Ibig sabihin na-stress sila. Kung hindi, meron silang nararamdamang masakit sa katawan nila, nararamdaman na hindi maganda sa katawan nila. Kaya kailangan po lagi natin i-check po yung ating mga manok, lalo-lalo na yung ating mga panlaban. I-check natin sa umaga yung ipot nila, sa tanghali yung ipot nila. Kasi bago natin magpapakain, check natin yung mga ipot nila. Kasi sa ipot pa lang, makikita na po minsan yung kung may nararamdaman sila. Kasi katulad, ang mga manok na walang nararamdaman sa katawan, ang tae niyan, magaganda, bilog, medyo mamasama sana, bilog. Hindi katulad ng yung iba, talagang bulwak yung tae nila. Talagang ngayon, yun, medyo pangit na ho sa pakangit na po yung pakiramdam nila. Parang sa tao din po yan, di ba? Ayun nga pa mga kalaki, binahagi ko lang po ang aking nalalaman. Sana makatulong, sana makatulong po sa inyo. At sa mga may mga nagko-comment, yan, hindi natin maiwasan may magko-comment na hindi maganda. Sa mga nag-comment na hindi maganda sa mga ano ko, maraming salamat pa rin kasi napapansin niyo po yung aking video. Dagdag po kayo sa aking views. Kaya lang, ayun nga, may nag-comment na Tagalog lang ang ating mga manok. Wala namang problema kung Tagalog yung mga manok natin, 'di ba? Kung talagang Tagalog, basta at least nagpapanalo. Wala namang pong problema. Hindi naman po masama yung love sa inyo. Natutuwa din ako kahit papaano napansin niyo yung aking YouTube, aking video. Tapos yung isa, pantinola na lang 'yan. Hayaan mo sorry yung sa nag-comment na pantinola na lang 'yan tuwing July. Magbe-birthday ako ng July, ako yung nagpaparapol ng mga pulit. Pure man yan, kung depende kung anong available sa akin na magagandang mapipili ko na pwedeng iparapol. Sa nag-comment po, pwede po kayo sumali. Huwag kayong mahihiyang sumali. Malay mo, ikaw po yung manalo ng pangtinola kong manok. At least makakatulong po ako sa inyo na may pangkain ka. Yeah, di ba?
kung gusto mo naman ikaw manalo at dito na alam mo, malalaman mo po kung gaano kasarap. Kasi nagtitinola rin po talaga ako ng mga manok ko, ga-adobo. Siyempre, yung mga reject-reject natin dyan, kailangan po kakatayin natin yan. Hindi po pwedeng hindi natin kakatayin kasi dagdag pa to kayan eh. Kaya nakakatikim din mo, malasa po talaga ang manok. Yan. Pasensya na po ha. Inano ko lang yun. Inopen ko lang. Sa shoutout ko, bago natin tapusin to, shoutout ko po muna yung mga nagpapashoutout sa atin. Shoutout po kay Gian Nico Aronales. Gian Nico Aronales. Shoutout. Kamanokis Backyard. Shoutout po sa inyo. Erbin Dolido. Erbin Dolido, Arnold Escopero, Rodel Bernal, Lloyd Berdira, Boss Jepoy TV, Alan TV, Fausto Paraino, lahat po ng binanggit ko, shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po at sa mga nag-subscribe na naman po sa akin, nadagdagan na naman po subscriber natin, maraming salamat po sa mga nanonood, maraming salamat po sa inyo lahat. Huwag po kayo magsasawa na panoodin ang aking mga video. Maraming salamat po sa inyo lahat and God bless. Maraming salamat. Thank you po.